Club, si baby ko tulog. Wala kami sa bahay ngayon, pero nandito pa rin kami sa Obando, sa Pag-asa, katabi lang ng barangay kung saan kami nakatira dito sa biyanan ko. And ayan, hindi lingid sa inyo na nagkaroon ng malakas na lindol. Hindi naman siya malakas na lindol, pero magnitude na siya. So, ibig sabihin, mas mataas ang magnitude kasi kaysa sa intensity. So, magnitude 5.7 ang, yun nga, which is ang sentro nga is doon sa Castillejo, Zambales. Tapos, ayun. So, nandito kami sa Obando. Yung mister ko nandoon, nag-work sa Makati. And alam niyo na, sa Makati, umabot rin yung lindol doon. So, may nagkiklaim na 10 seconds lang daw doon sa Quezon City ang lindol. Pero hindi lang po 10 seconds na naranasan namin dito sa Obando. Which is, umabot ng siguro baka minuto din. Una kasi nag-blink lang yung ilaw ng konti. Pero wala naman lindol. So, hindi namin pinansin. So, nasa pure gold ako kanina dito sa Katangalan, Obando. And ayun nga, si baby nasa cart. Nakasakay siya sa cart. So, nung nandun ako sa may bandang likuran, buti na lang hindi ako doon sa may mga bandang dilata na section sa pure gold. Nandun ako sa may mga bilihan ng mga, sa mga part na may mga napkin. Yung kung may bumagsak man sa akin, malalambot lang, mga magagaang lang, yung mga paper cup, paper plate, mga ganong section lang sa department store. And tapos, ayun nga. So, dala ko si baby, nasa cart si baby, nagtakbuhan na yung mga tao, lumindol ng malakas, namatay na yung ilaw. Tapos, ayun nga, nawala na ako sa sarili ko. After, as in, nawala na ako sa sarili ko. So, anong nangyari? Sensya na guys, kasi very fresh pa. Kaya medyo wala pa ako sa sarili ngayon. Ayun, so, natakbuhan sila, natira kami ni baby doon sa likod sa pure gold. So walang nag-cater sa amin, tumulong sa amin. Nag-ano man lang, yung mga staff nagtakbuhan na doon sa may fire exit ata yun. As in, lahat ng tao nandun na sa labas, kami nandun pa sa may pinakalikod sa dulo ng pure gold. So, huminto ako, hindi na ako gumalaw kasi naramdam ko nagbabagsakan yung ibang mga dilata doon. Baka mabagsakan din kami. Kita-kita ko rin kasi yumuyug-yug yung mga nandoon sa may taas. So, sabi ko safe dito. Kung mabagsakan man ako, mabagsakan man kami, mga paper something lang o mga plastic cup, mga napkin lang, mga ganun lang ang babagsak sa amin. Kesa doon sa may bandang unha namin na puro dilata. So, nagstay ako doon. Kaso may mga, alam niyo may mga chandelier, hindi naman siya chandelier, basta may bulb, mga LED light na may mahahaba na ano, nakasabit siya sa ceiling. So, gumaganon-ganon sila. Hindi na ako nag-forward kasi baka isa sa mga yun din ang bumagsak sa amin. So, ang sabi kanina sa radyo, possible din na magkaroon pa ng aftershock. Kaya ingat tayong lahat, guys. And, ayun, abot rin daw hanggang sa Laguna yung lindol. Kaya, yeah. iba pala, kung maaari mga ganong lugar pala talaga, hindi ka pala dapat maabuta sa mga lugar na marami babagsak sa'yo. So, mas maganda punta ka doon sa may sentro, sa labas, as much as possible. So, ayun. Kamusta ang inyong experience today? Sa mga nakaramdam ng lindol, comment down below your experience. We wanna hear from you. So, ingat tayo guys, and don't forget to pray always. Okay? Kasi, we need God in our everyday life. So, He could protect us, our family, pray for our loved ones then. Kung nasan man sila ngayon, dito sa Luzon. Okay? So, maraming salamat sa time. And, ayun. God bless us all.